We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV Balitang Amianan. Masantos siyang araw na imbagamalam kapuso. Narito na ang Balitang Amianan. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Ako po sa CJ Torida. Kami ang tropa ng katotohanan na maghahatid ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Live mula rito sa GMA Complex sa Dagupan City, ako naman po si John Punsoy. Pasakit na umano sa mga motorista sa Hilaga at Gitnang Luzon ang panibagong taas presyo sa produktong petrolyo. Narito ang live report ni Russell Simorio. Russell. CJ, ang walang prenong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ang pinaka-problema ngayon ng mga motorista. Epektibo kaninang umaga ang panibagong oil price hike na lalong nagpasakit sa bulsa ng mga tsuper, lalo't umabot ng halos 7 piso kada litro ang naging taas presyo. Hindi na raw kinakaya ng maraming tsuper ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Ngayong araw, muling nagpatupad ng big-time oil price hike ang ilang kumpanya ng langis. Umabot sa 6 pesos and 55 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 70 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina, habang pumalo sa 5 pesos and 45 centavos ang taas presyo sa kerosene. Apektado na kasi yung kita namin, halos pumupunta na sa gas. Kasi wala na kaming, kumikita lang kami ng 300. Eh, yung malinis namin, isang daan na lang, puro 200 nung pupunta sa gas. Sakit sa ulo din ng ilang motorista sa Isabela ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Halos wala na raw kinikita ang mga tsuper dahil sa taas ng presyo. Hiling nila, itaas ang pamasahe. Pabili mo ng ulam yung dinagdag wala na. Pero sa kabila ng taas presyo, wala raw planong lumahok sa Tigil Pasada ang transport group na Autopro Pangasinan. Pero hihintayin umano nila ang ipinangakong second tranche ng fuel subsidy para makabawi sa mataas na presyo ng krudo. Sabi na lang namin sa mga driver namin na mag-tiis-tiis na lang. At sabi ko rin sa kanila na pabibilisan natin yung paglilis ng fuel subsidy kasi meron pang nakapending na 6.5. Ayon sa LTFRB, wala pang eksaktong petsa kung kailan ang pamamahagi ng second tranche ng fuel subsidy. After this first tranche, may second tranche pa tayo. I think it's mga more or less, if I'm not mistaken, mga 2 billion pa yon for second tranche. Si Jay, ikinadismaya nga ng transport group na Autopro Pangasinan itong panibago at walang prenong pagtaas ang presyo ng produktong petrolyo dahil kung susumahin sa mga tsuper daw na nagkakarga kadalasan ng 15 liters o 15 litro ng produktong petrolyo kada araw, aabot agad sa halos or higit 100 pesos ang mawawala sa kanilang kita. Sa pag-iikot natin sa ilang gasoline station kanina dito sa Dagupan City, umabot na sa higit 80 pesos ang kada litro ng diesel.
diesel. Andito tayo sa isang terminal ng mga tricycle sa Jovellanos Street, Dagupan City. Alamin natin ang sentimiento ng ilan sa mga chopper. Makakausap natin si Sir Lopi Manawis mula dito sa Dagupan City. Sir, magandang hapon po. Live po tayo sa Balitang Amianan, sir. Magandang hapon din, oh. Sir, ngayon po, epektibo itong pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Gaano po kahirap ang pumasada ngayon, sir? Kasi ang taas po ng presyo. Eh, mahirap ang pasada kasi tumaas yung gasolina eh. Kaya yung kita, wala na. Kunti na lang yung maiuwi mo sa bahay. Eh, paano naman yung diskarte natin, sir? Para kahit papaano, makabawi-bawi at hindi masyadong maapektuhan itong mataas na presyo ng produktong petrolyo, sir. Ang diskarte, mag-anap na lang ng ibang trabaho para kumita ng kunti. Kung marunong kang gumawa ng bahay, yun, mga kwan, mason, ganyan, welder, so, maganda, yun ang alternative na kwan. Sir, alam ko, sir, parang malaki na po yung nabawas sa kita ng mga pumapasada ngayon. Sumasapat pa po ba ito sa pamilya niyo, sir? Lalo't, ayun nga, sir, ang taas ang presyo ng produktong petrolyo. Oh, wala na. Pagkain na lang. Pagkain na lang sa ulam, baka wala pang mabili kung minsan. Tiis na lang, sir. Oh, tiis na lang. Maraming salamat, Sir Lopi Manawis. Si Sir Lopi Manawis mula dito sa Dagupan City. Maraming salamat, sir. At ayon pa sa tala ng Department of Energy, ito na yung panlabing pito na ipinatupad na oil price hike ngayong 2022 at anim na beses pa lang na nagpatupad ng rollback. Kaya kung susumahin, umabot na sa mahigit 36 pesos ang itinaas ng kada litro ng diesel ngayong 2022 at umabot naman na sa higit 20 pesos ang itinaas ng kada litro ng gasolina. Ganyan na kamahal, halos na doble na nga sabi ng mga motorista, kaya hirap na hirap sila ngayon sa pamamasada. Yan muna ang latest mula dito sa Jovellanos Street. Balik sa iyo, CJ. Kumusta naman ngayon ang sitwasyon sa mga gasoline station, Russell? Ngayong meron na namang oil price hike. Yes, CJ, nagigot tayo kanina sa ilang gasoline station dito sa Dagupan City at nakausap natin yung ilang staff ng mga gasoline station. Ayon sa kanila, kagabi pa lang ay napakahaba ng pila sa mga gasoline station. Marami nang nagpakarga, marami nang nagpa-full tank para nga maiwasan nila ito nga ang ipinatupad na oil price hike ngayong araw. So inabangan na nila kahapon pa lang, no, para maiwasan nila itong oil price hike. Pero marami pa rin yung mga nagpapagasolina ngayon at talagang masakit na raw ang kanilang bulsa dahil sunod-sunod nga itong ipinatupad na oil price hike. Lalo't matatandaan natin na noong nakarang linggo ay muli ding tumaas ang presyo ng diesel. CJ. May panawagan ang mga transport group na suspendihin muna ang excise tax para mabawasan ang presyo ng produktong petrolyo. Ano ang tugon dito ng DOE, Russell? Yes, CJ, ito nga din yung isa sa mga inaapila ng transport group ng Autopro Pangasinan dahil kung masususpindi itong excise tax na ipinapataw sa produktong petrolyo, inaasahan nila na bababa yung kita pero or bababa yung presyo ng produktong petrolyo. Pero nauna na ngang sinabi o nauna nang nagbigay ng pahayag dyan ng Department of Energy na hindi maaari na suspindihin itong excise tax na nagpapataw ng buwis sa produktong petrolyo dahil iyan din yung inaasahan ng gobyerno na income at talagang kailangan na kailangan ngayon ng pondo para nga sa COVID-19 response ng gobyerno. CJ. Alright. Maraming salamat, Russell Simorio. Karamihan sa mga kumandidato noong eleksyon hindi pa nakakapagsumite ng sose ayon sa COMELEC Region 1. May ulat si Jasmine Gabriel-Galban. Sa huling dalawang araw ng pagsusumite ng Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ng mga kumandidato sa nagdaang eleksyon, konti pa lang daw ang nakapagsumite. Inaasahan na ron ng COMELEC ang last day submission ng mga kumandidato. Ito na raw kasi ang karaniwang ginagawa ng mga kumandidato na naluman o natalo. Sa mga candidates natin, you take note of the date. Sana maisubmit na ninyo agad yan. Nang sa ganun ay walang karampatan parusa sa inyo. Ayon sa COMELEC, walang extension sa oras at sa araw ng pagsusumiti ng SOSE. Ito ay hanggang sa June 8 lamang, alinsunod sa Section 14 ng Republic Act 7166. Itinakda
ilang paghahain ng sose sa loob ng 30 araw pagkatapos ng eleksyon. Sa Mangaldan, Pangasinan, muling nagpaalala ang COMELEC sa mga kumandidato. Bago nito, ilang araw matapos ang eleksyon, ay nag-issue na sila ng notice sa lahat ng mga kumandidato. Dapat tama yung isubmit nilang contributions or amount of their expenditures. Sa June 9, magsusumiti ng copy o report ang election officer at supervisor sa listahan ng mga kumandidato na hindi nagsumiti ng sose. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Nagipagpalitan umano ng putok sa mga otoridad ang itinuturong suspect sa isang robbery hold-up sa barangay Panipuan, Mexico, Pampanga. Ayon sa pulisya, nagpalabas ng flash alarm ang mga operatiba ng Mexico Police Station para mahanap ang mga suspect. Maswerte umanong nasa lugar ang mga kawani ng CIDG, kaya nang maaktuhan ang mga suspect, agad nilang hinabol ang dalawa. Pero sa halip na huminto, nagpaputok umano ang angkas sa direksyon ng mga pulis. Nahulog umano ang angkas habang hinahabol ng pulis. Hindi na kontento ang suspect at patuloy pa rin pinaputokan ang mga operatiba, kaya gumanti rin ng putok ang mga pulis na nagresulta sa pagkasawi ng suspect habang nakatakas naman ang kasama nito. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng nasawing suspect. 5 katao arestado sa umunoy tangkang pangingidnap sa Batac City, Ilocos Norte. Naritong report. Kalaboso ang 5 katao, kabilang ang 4 na babae, dahil sa umunoy tangkang pangingidnap sa isang babae sa Batac City, Ilocos Norte. Nakilala ang mga suspect na sina Eva Piamonte, Marina Castro, Evelina Templo, Jovelania Milan at Leonardo Castro, na taga Pampanga, Bulacan at Cavite. Base sa investigasyon ng pulisya, kagagaling sa bangko ang biktima na 64 anyos na babae na nagdeposito ng pera. Paglabas ng bangko, agad daw na sinalubong ng isang suspect, dinikitan at hinawakan ang braso. Nagpakilala raw na kagagaling lang niya sa abroad at bibigyan ng dolyar at pasalubong. Pilit daw na pinapasok sa kotse para doon iabot ang pera, pero nagduda ang biktima sa kilos ng mga suspect. Dahil dito nagpasaklolo ang biktima at tinulungan naman ng mga nakatambay sa lugar. Sakto namang may mga nag-iikot na mga pulis at doon nahabol ang mga suspect. Ayon sa pulisya, hinihinalang mga miyembro ng Budol-Budol Gang ang mga suspect. Inakala ro nilang naglabas ng pera ang matanda, kaya tinangka nilang biktimain. Ang balak po ng mga suspect natin na parang isasakay po sana nila ito sa kanilang sasakyan para doon na po gawin yung pagkuha po sana ng pera o kaya pag-itap sa kanya. Kaya lang po yung biktima po natin is parang nakaramdam po. At nung naramdaman na po niya yung ganun ng kanilang balak, sumingi po siya ng tawag sa ay ng tulong. Tungo po sa pagkanyang pagsigaw at narinig po ng mga bystanders doon. At nung pong narinig po ng mga bystanders, tinulungan po nila itong matanda. Iginit ng lalaking suspect na nagpatulong lang daw ang 4 na magmaneho ng kotse. Hindi raw niya alam ang kanilang modus operandi. Ako po yung nagpatulong yung isang driver para sa pagmamaneho po, sir. Ganon. So wala kang kinalaman? Wala po, sir. Basta tanongin niyo po doon sa alam yung mismo sila, hindi ko po alam na meron sila palang gano'n na aktibidad. Ayon sa pulisya, posibleng may iba pang kasama ang mga suspect na gumagala sa lugar. Sinampahan na ng kaukulang kaso ang mga suspect. CJ Torida, Balitang Amianan. Pulisya, pinag-aaralan kung may koneksyon ang halos sunod-sunod na insidente ng pamamaril sa bayan ng Calasiao, Pangasinan. Narito ang report. 2 insidente ng pamamaril ang naitala sa bayan ng Calasiao noong nakarang buwan. Unang nasawi ang 15 anyos na binatilyo matapos gilitan at pagbabarilin habang naglalakad sa barangay Nagsaing. Bago pa matapos ang buwan ng Mayo, panibagong shooting incident muli ang naitala kung saan nasawi ang isang negosyante sa barangay San Miguel. At ngayong buwan lamang, nasawi rin sa pamamaril ang isang empleyado ng small town lottery sa barangay Bunlag. Inimbestigahan na umano ng pulisya kung may connection ang mga nasabing pamamaril. Pinag-aaralan pa rin ng ating mga investigador kung konektado yung bawat isa sa kanila. So, sa ngayon, wala pang nakikita na konektado yung mga insidente ninyo. Kasabay nito ang mas mahigpit na ipinatutupad na pagbabantay ng pulisya. Tiniyak ng PNP na hindi raw ito maituturing na post-election related incident. Kakandak po tayo ng oplansita, checkpoint, patrolling,
tsaka police presence, lalo na po sa mga matataong lugar. Sa ngayon po, yun yung nakikita ng mga investigador natin, hindi naman siya related sa mga election matters. Paalala ng otoridad, mananatili pa rin ang pagpapatupad ng gun ban hanggang bukas, June 8. Makakaranas pa din po kayo o makakakita pa din po kayo ng mga COMELEC checkpoints po natin all around the provinces, and at the same time po, yung police-initiated operations po natin like Oplancita. Kasama si Jing Dakanay, Joan Punsoy, Balita Amianan. Mga magsasaka ng pakwan sa Ilocos Sur nangangambang malugi dahil sa pabago-bagong panahon. Sundan sa report ni Teresa Dayon. Apektado ang mga pananim sa pabago-bagong panahon, tulad ng mga pananim na pakwan ni Juvie na halos 2 dekada nang magsasaka. Nabubulok na raw ang bulaklak ng kanyang mga pananim dahil sa madalas na pag-ulan. Dakkalti epekto na data, ma'am, ta siyempre kaslamay kawa dahil yung mula mamaya. Kahit no, nakaroon na itutudo na, di ba, agin init, ma'am, nakaroon na itutudo na, jibunga na, ma'am, kasla ko maagpat si Jisiro na, ma'am. Ayat ipang rugyanan ng aglungsot. Atrasado ang pagtanim ng pakwan ni Juvie, kaya tanggap na raw niya ang pagkalugi. Kapag ganitong panahon na kasi, hindi na makakasurvive yung watermelon kasi tagulan na. Naisipan daw ni Juvie na magtanim sa off-season ng pakwan para mas mahal ang bentahan, pero hindi niya inakala na aabutan ng tag-ulan. Dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo, ilan sa mga magsasaka ng Bantay Ilocos Sur hiling na mabigyan ng solar pump mula sa National Irrigation Administration. Malalim kasi ang bahagi ng irigasyon na natapat sa kanilang bukirin, kaya napipilitan silang gumamit ng motor pump. These solar pump irrigation projects would be just to be given to the 5th and 6th class municipalities. Yung mga may konti lang ang gundo nila sa 7171 yung ERA and are unable to sustain big projects. Kasama si Norman Raka, Teresa Dayon, Balitang Amianan. Mga Kapuso artists na kasali sa kauna-unahang GMA-NCAA All-Star Basketball Game, nagkwento ng kanilang karanasan. Tumhayan sa report. Napuno ng excitement ang mainit na labanan sa pagitan ng Team Heroes at Team Saints sa katatapos na GMA-NCAA All-Star Basketball Game. Nagsama-sama ang ilang Kapuso artists na sina Rocco Nacino, Paul Salas, Kirst Viray, Gil Cuerva at Pancho Magno para sa Team Saints. Nagsama-sama din sina Jason Abalos, David Licauco, Ervic Vihandre, Mavi Legaspi at Luis Hontiveros para sa Team Heroes. Masayang ibinahagi ng ilang Kapuso celebrities ang kanilang experience sa paglalaro ng basketball. Oh, just glad to be here, you know, being part of this amazing event of Synergy, GMA, you know, just being on the court with friends and playing with, you know, NCAA players. For me, win or lose naman, I think it's the experience, it's the bonding that we're gonna have today. So yung gantong chance, parang isang check off my bucket list na may audience, may makasama ko mga pros, kasama ko yung mga kaibigan ko artista, at magiging masaya to. At lalo na, basketball ang laro, isang sport na mahal ng mga Pilipino. So iba yung respeto ko, number one sa sport, and syempre may respeto ko sa mga basketball players, lalo na most of them are, di ba, turning pro. Iba yung discipline. So, super excited na makakapag, alam mo yun, iba lang yung lalabas yung competitive. Impossible na hindi. Naging highlight sa laro ang hype-up performances ng ilang Kapuso talents na sina Zephanie, Jessica Villarubin, Marian Osabel, at Hannah Priscilas. Tinilian ng mga fans ang Kapuso Love Team na si Kailin Alcantara at Mavi Legaspi matapos ma-shoot ni Kailin ang bola sa ring sa isang pakulo sa laro. All-out support ang dalawa sa isa't isa. It's my first time. Ang saya pala talaga. Ang gagaling nilang lahat. Pero syempre, number one fan ako nung 13. Nagpasalamat naman si First Vice President and Head ng GMA Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso, sa suporta ng fans sa katatapos na NCAA Season 97. This is something special not only for GMA, no, but for the NCAA community. Kasi for the first time, no, na binibigyan natin ng pagkakataon na makapaglaro, no, ang both different organizations
and then bigyang saya ang ating mga audience. Itinanghal na co-champions ang Team Saints at Team Heroes matapos ang laro na nakapagtala ng score na 109-all. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Dalawang katao ang patay habang apat ang sugatan sa magkakahiwalay na aksidente sa Hilagang Luzon. Nakatutok Claire Lacanilaw. Nasawi ang 20 anyos na si Julius Banayat matapos bumangga ang sinasakyang motorsiklo sa puno ng mangga at mabangga pa ng paparating na motorsiklo sa Barangay Lalemaan, Manawag, Pangasinan. Sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ang tinamo ng biktima. Hindi niya po nakita yung mangga sa gilid ng kalsada at nabangga niya po. Tapos sa tumilapon siya sa bandang gitna ng kalsada tapos nasagasaan naman po siya ng sumusunod sa kanyang motorcade. Ayon sa kaanak ng biktima, galing sa trabaho ang biktima na mangyari ang aksidente. Nadaan sa areglo ang insidente. Patay ang rider na si John Morine Pagawa, 37 anyos, residente ng Barangay Tamagbigan City, Ilocos Sur, matapos sumalpok ang sinakyan niyang motorsiklo sa concrete barrier sa kahabaan ng Barangay Gongogon, San Ildefonso, Ilocos Sur. Ayon sa pulisya, mabilis ang pagpapatakbo ng biktima, kaya't kahit nakasuot ng helmet, nagtamo pa rin siya ng matinding sugat sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Apat ang sugatan sa bumaliktad na elf trap sa kahabaan sa Barangay Amduntok, Asipulo, Ifugao. Ayon sa otoridad, pumalya ang preno ng truck. Agad dinala sa paggamutan ang mga sugatan sa aksidente. Claire Lacanilaw, Balitang Amianan. Lalaking nakamotorsiklo patay matapos harangin at pagsasaksakin sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Nakatutok Russell Simorio. Sa amateur video, makikita ang isang lalaki na hinagkan ng kanyang ina habang dinadala sa ospital sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Ang lalaki sa video, nakilalang si Darius Nepomuceno, 24 anyos, na idineklarang dead on arrival. Ayon sa kaanak, pinagsasaksak ang biktima ng dalawang suspect sa Barangay La Fuente. Ihahatid lang sana ng biktima ang kanyang kaibigan, sakay ng motorsiklo, nang harangin siya ng dalawang suspect na sakay ng garong. Noong hapon, galing po ako pamamasada, sinasakay na po sa ambulansya, yung po pala, yung kapatid ko na po pala sa highway. Yung kasama niya po, rusaksak din po hanggang ngayon. Bali po hindi po lasing, kaya po nakailag. Mabilis tumakas ang mga suspect matapos ang pananaksak. Hustisyang sigaw ng kaanak ng mga biktima. Sobrang galit po sir, tapos iyak. Hanggang ngayon po, bali namasadala lang po ako kaysa po ako magluksa po. Nililibang ko yung sarili ko. Dapat sumukul siya pag tusahan niya yung ginawa niya sa kapatid ko. Ayon sa pulisya, nagkatinginan umano ng masama ang biktima at mga suspect sa kalsada bago mangyari ang krimen. Pareho po silang nakainom. Grupo ng biktima at yung grupo ng suspect, parang nagkaroon sila ng titahan sa taan. Kasi parehong lasing, ganyan. Gaya bang ano-ano. Nung pagbalik, doon na po nangyari. Ayon sa pulisya, sumuko na raw ang isang suspect pero patuloy na pinaghahanap ang isa pa. Maharap sa kaukulang kaso ang dalawang suspect. Kasama si Henry Dumensil, Russell Simorio, Balitang Amianan. Employment rate sa mga kolehiyo at universidad tumaas kasabay ng pinalawak na face-to-face classes. Naritong report. Dalawang taon ding hindi nagpatupad ng face-to-face classes ang kolehiyo na ito sa Calasyao, Pangasinan. Nalimitahan lamang ang pagtuturo sa modular at online class. Kasabay ng bagong sistema na ipinatupad sa new normal, nabawasan din umano ang bilang ng mga guro sa paaralan. Kasi una, mayroong mga nag-retire. Pangalawa, mayroong mga during the implementation of the yung online, tawag nila, mayroong mga hesitant na mga faculty na na-force silang ayaw nilang mag-online kasi. So they quit sila.
Pero sa muling pagpapatupad ng mas pinalawak na face-to-face classes, muling nangangailangan ang pamunuan ng karagdagang faculty staff. Yung mga iba ring mga bata hesitant din sa online eh. Kasi sabi nila wala daw silang mga gadget, wala daw silang mga equipment. So yun, inintay na lang nilang mag face-to-face bago sila magpa-enroll. Naobserbahan din umano ito ng Commission on Higher Education o CHED Region 1. Marami rin umanong fresh graduate ng education courses ang natengga sa paghahanap ng trabaho dahil sa pandemya. Kailangan ma-employ sila sa eskwelahan para ma-apply nila yung mga knowledge and skills and competencies na na-acquire nila sa kanilang mga eskwelahan. Sa pinakahuling tala ng CHED Region 1, nasa 56 na kolehiyo at universidad sa Region 1 ang nagpapatupad ng limited face-to-face classes. Marami na rin ang nakapila para sa evaluation. Ongoing pa kasi yung kanilang completion ng kanilang mga requirements based doon sa requirement ng DOH, IATF, at Commission on Higher Education. So, kasama si Jingda Kanay, Joan Punsoy, Balita Amianan. Pahirapang supply ng tubig, problema ng higit 30 mag-anak sa isang barangay sa bayan ng Mangaldan. Sundan sa report. Mahigit isang buwan nang walang lumalabas na tubig sa poso na ito na nagsisilbing water source ng mahigit 30 pamilya sa Zone 1, Barangay Salay, Mangaldan, Pangasinan. Ang mga apektadong residente nakikigib ng tubig sa mga kapitbahay na mayroong water connection sa Mangaldan Water District. Pahirap ito para sa kanila sa loob kasi ng halos isang dekada nakadepende na ang mga residente sa deep well. Dito na rin sila kumukuha ng inuming tubig. Mahirap kasi ma'am, ta siyempre malaking bagay din kasi yung gripo na yan. Ngayon pag hindi naman nag-ano kami sa kapitbahay, siyempre yung bayad, bis na pang budget na lang sa bahay, pang gastos, napupunta pa sa tubig. Kahapon, sinimulan ng ayusin ng barangay council ang deep well, pero sadyang wala nang lumalabas sa tubig. Kaya pinag-aaralan ngayon ang pagpapatayo ng panibagong deep well sa lugar. Ang barangay council ay gagawa ng paraan. Gagawa kami kung anong mabuting gagawin namin. Sakaling hindi nakayanin ang pagtatayo ng deep well, makikipag-usap ang barangay council sa pamunuan ng MAWAD para mabigyan ng water connection ang lugar. Bali, gagawa kami ng bagong resolution para naman kawawa naman yung mga kabarangay namin, almost 30 families, more than pa. Ang mawawalan ng source of water. Sa datos ng Center for Health Development Ilocos Region, nasa 53.46%, katumbas ng 64,120 na pamilya sa Region 1, ang nakadepende pa rin sa deep well bilang source ng inuming tubig noong 2021. Karamihan sa mga ito, nasa malalayong lugar na hindi naabot ng water work system. Para matiyak na malinis ang iniinom na tubig, regular ang ginagawang water test ng health authority sa mga deep well. Kasama si Wilson C., Jasmine Gabriel-Galban, Balitang Amianan. Mga kapuso, nalusaw na ang binabantayang LPA ng Pag-asa Ridge ng High Pressure Area ang nakaaapekto ngayon sa eastern section ng Luzon ayon sa Pag-asa. Sa mga susunod na oras ay halos buong Luzon ang uulanin, lalong-lalo na sa northern Luzon. Maraming lugar ang posibleng makaranas ng intense thunderstorms kaya pinag-iingat ang mga residente sa banta ng pagbaha at pagguho ng lupa dulot ng malalakas na ulan. Kaya sa mga lalabas ng bahay, huwag ninyong kalimutan ang inyong panangga sa ulan. Halos 50 pamilya sa Vigan City na bigyan ng pabahay. Narito ang ulat ni Ivy Hernando. Ang inaasam-asam na sariling bahay at lupa, nakamit na ng nasa 41 pamilya sa Vigan City, Ilocos Sur. Handog ito ng programa ng Vigan City Government at DSWD na Core Shelter Assistance Program. Isa sa mapalad na nabigyan ang nag-uumpisang pamilya ni Desiree at John Alvin Romero. Sobrang saya ma'am, tsaka ang dami po naming napagdaanan para achieve po itong opportunity na ito, ma'am. Nakatira lang po kasi kami dun sa mga magulang ko. Kaya gusto ko rin pong bumukod. Under construction ang kanilang bahay. Ngunit inaasahan na makalilipat sila bago matapos ang taon. Nasa 20 square meters ang bahay at iisa ang sinusunod na disenyo ng programa. So ang priority kasi namin na area, yung sa Barangay 9 wherein palagi silang flooded doon. Plus,
sila kasi yung talagang ano na, ma-evict na kumbaga dahil hindi sa kanila yung lupa. Nabigyan din ng bahay ang mga pinaalis sa Barangay 3 dahil sa konstruksyon ng boardwalk at mga pamilyang nakikitira o homeless. Policy kasi is dapat kagaya ng shelter bill na isa lang yung site. But because ang hirap nga dito sa Bigan dahil wala kaming makikita talaga na location at saka ang mamahal naman. Hindi naman pwedeng sa government yung price. Ang requirement, sagot ng benepisyaryo ang lupa, habang ang DSWD maglalaan ng 70,000 pesos para sa konstruksyon ng bahay. At higit 31,000 pesos naman ang manggagaling sa city government. Yes, napaka-importante. Hindi ko operasyon nyo. So, the counterpart nyo, pwede ilote na nagpatagyaran, hindi ba na yun? Sa ngayon, nasa 141 na ang nabigyan ng bagong bahay. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Naitatalang kaso ng dengue, mahigpit na binabantayan ng Vigan City Health Office. Yan ang tinutukan live ni Tere Sundayon. Tere. Joanne, hindi na nga lingid sa kaalaman natin na tuwing tag-ulan lumalabas at dumarami ang mga lamok na posibleng carrier ng kinakatakutang sakit na dengue. Mahigpit na binabantayan ng Vigan City Health ang mga barangay sa lungsod ngayong tag-ulan. Kaugnay ito sa posibleng pagkatala ng kaso ng dengue na kadalasang tumataas tuwing maulang panahon. Siyempre pag umuulan, mas madaming breeding sites, lalo na kung may mga nakakalat na mga pwedeng pag-breed ng mga lamok, like yung mga lumang gulong, kahit nga yung mga tansan lang or yung mga candy wrappers or yung mga plastic na nakakalat lang sa daan, kung naulanan yan at nagkaroon ng water, magiging stagnant siya, pwede mag-breed yung lamok doon. Sa tala ng CHO, iisa pa lang ang kaso ng dengue sa lungsod simula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Bumaba ng 99% kumpara sa naitalang 75 kaso sa parehong panahon noong nakaraang taon. Epektibo raw ang kampanya ng otoridad na Oplan Taob. Kaya kadaratog darus katararubayan amam kada uneg, kita amin nagiging na dadanom na nga botelya kada lata ipaabom. Mga bata raw ang kadalasang tinatamaan ng dengue. Payo ng Health Authority, panatilihing malinis ang paligid para makiiwas sa sakit na dengue. Dumarami naman ang kaso ng dengue sa Lawag City, Ilocos Norte ngayong tag-ulan. Simula Enero, umabot na sa 16 ang tinamaan ng dengue kung saan karamihan ay mga bata. Puspusan ang clean-up drive sa mga barangay para makaiwas sa banta ng dengue virus. Joanne, dagdag pa pala sa paalala ng CHO na huwag pa rin pakakampante ang mga residente ng lungsod ng Vigan. Kailangan pa rin mag-ingat at makipagtulungan sa opisina. Joanne? Tere, bagamat mababa pa ang kaso ng dengue sa Vigan City, meron na bang binabantayan ang health authorities na mga barangay na posibleng mapabilang sa kanilang watchlist? Joanne, ayon sa Vigan City Health Office sa ngayon, ay wala naman silang binabantayan na mga barangay at ang isang naitala nga kaso nga ng dengue mula January hanggang sa ngayon ay hindi naman daw malubha. Pero kahit ganun na nga ay patuloy pa rin ang pagpunta ng CHO staff or City Health Office staff sa mga barangay para magpaalala sa mga dapat gawin para makaiwas sa sakit na dengue. Joanne? Maraming salamat, Tere Sundayon. Tatlong katao sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyang pick-up sa Itogon, Benguet. Narito ang reports.
Nahulog mula sa 15 hanggang 20 metro na lalim na bangin ang isang pick-up sa Barangay Luwakan, Itogon, Benguet. Kasamang nahulog ang mga biktimang sina Jaker Sugay, Glenn Takay at Denzel Bukawit. Sugatan ng mga biktima at agad dinala sa paggamutan. Nagtamo sila ng bali sa iba't ibang bahagi ng katawan pero nasa maayos na raw silang kondisyon. Lost control niya. Itong manubela, base sa ating pag-iimbestiga, ito pong dahilan na isang human error na under influence of liquor. Ayon sa pulisya, madilim ang bahaging iyon ng lugar. Bukod dito, mabilis din ang patakbo ng mga biktima. Ang pagkakalam po, nasa bahay lang sila, tapos pumunta yata po sila sa bar. Tapos yun, naisipan nilang may pupunta. Wala rin umanong kaalam-alam ang kaanak ng mga biktima na lalabas sila ng bahay. Mabuti na lamang umano at may mga residente na nakasaksi sa aksidente at agad na sinaklolohan ng mga biktima habang inaantay ang pagdating ng mga otoridad. Naiahon na rin ang sasakyan mula sa bangin. Sana kondisyon yung tao na nagmamaneho, kondisyon yung sasakyan para makaiwas tayo sa kahit anumang disgrasya po. Joan Punsoy, Balitang Amianan. Pag-revive sa 5 taong gulang na batang muntik nang malunod sa Alamino City, nakuha na ng video. Naritong report. Sa video, makikita ang pag-revive sa 5 taong gulang na batang lalaki na mga miyembro ng kapulisan. Isang minuto ring sinailalim sa CPR ang bata bago bumalik ang kanyang malay. Ayon sa pulisya, muntikan na raw na malunod ang bata sa Quezon Island sa Hundred Islands National Park sa Alamino City, Pangasinan. Mabuti na lamang at nasagip ng mga island hoppers sa lugar. Sakto naman na dumaong sa isla ang mga miyembro ng kapulisan at iba pang otoridad para sana sa coastal cleanup at scuba sorero activity. Nang madatna ng umano'y tila kumusyon sa dalampasigan. Nakadaong yung ating PNP Maritime Group. Walang malay yung bata nandun sa shoreline. So ang ginawa ng ating police is immediately nag-conduct siya ng CPR. And then yung personnel ng Alamino City Police Station na si Patrolman Carl Jan Padua, ay siya naman yung nag-assist. Trabaho din po namin yung mga kailangan, syempre, kung may mga ganyang sitwasyon. Hindi po kami nag-aalinlangan na rumisponde sa kahit anong mga oras. Basta kinailangan, dapat agara, nandun po kami agad na. Ayon sa City Tourism Office, mula sa Angeles City, Pampangang mag-anak ng bata, hindi na raw na-monitor ng kanyang magulang ang bata. Ayon pa sa tanggapan, may nakaantabay na medical team sa lugar, lalo na sa weekend kung kailan inaasahan ang dagsa ng mga bisita. May hinire kami actually nurse nandun din na bibigyan ng first aid. Lalo na, pero unexpected kasi yung grounding. Kasi ang most common naman kasi yung first aid doon, halimbawa yung nahihilo, natusok ng stonefish, or ng sea urchin. Joan Punsoy, Balita Amianan. Mga katutubong aitas sa Porac, Pampanga, natanggap na ang titulo ng lupa ng kanilang ninuno. Sundan sa Ratchada Probinsya. Natanggap na ng mga katutubong aitas sa Porac, Pampanga ang kanilang Certificate of Ancestral Domain Title o CADT matapos ng mahigit 13 taon. Nagtulungan ng Municipal Government, Provincial Government at National Commission on Indigenous People upang maayos ang titulo ng mga lupa na abot sa mahigit 18,000 ektarya. Malaking tulong daw ang mga titulo para wala nang aangkin sa lupa ng mga aita. Ayon sa Republic Act No. 8371, ang CADT ay kumikilala sa karapatan ng Indigenous Cultural Communities o ICC at Indigenous People o IP sa mga lupaing minana sa ninuno. Nagsagawa ng malawakang operasyon linis ang lokal na pamahalaan sa mga urban barangay sa Lawag City, Ilocos Norte. Mula sa irrigation canal hanggang sa mga paligid ng barangay, matyagang nilinisan ng mga opisyal at residente. Layo nitong maibsan ang pagbaha sa mga lugar, lalo na ngayong tag-ulan. Nagsagawa ng mass neutering o maskapon ang Vigan City Veterinary Office sa tulong ng Philippine Pet Birth Control Center. Nasa mahigit 300 aso at pusa ang ipinarehistro sa libreng kapon ng city government. Layo ng programa na makontrol ang kanilang populasyon, alinsunod na rin sa Vigan City Animal Regulation and Control Code. Plano ng City Vet na ipatupad ang proyekto kada taon na inaasahan ding mabuksan para sa mga hindi residente ng lungsod. Trace De Leon, Balitang Amianan.
Kalinga Apayaw Road, dinarayo ng mga motorista dahil sa kakaibang nature adventure. Tunghayan sa report ni Claire Lacanilao. Wala nang hihigit pa sa biyahe kung saan mamamangha sa napakagandang tanawin na hatid ng kalikasan. Kung ang hanap mo ay nakakabighaning virgin forest at preskong simoy ng hangin, tara na, trip tayo papuntang Solson na Ilocos Norte. Dito matatagpuan ang dinarayo ng mga nature lover at mga motorcycle rider. Sa ganda ng daan, dadalhin kayo sa pinag-uusapan na Kalinga Apayaw Road na masasabing nature at its best. Mabubusog ang inyong mga mata sa mga luntiang bundok at puno ng pine trees sa daan na dagdagan pa ng maginaw na temperatura. Unang madadaanan bilang stopover ay ang breathtaking na Solsona Mines na tanaw ang buong bayan ng Solsona. Talaga namang sulit sa layo ng biyahe at busog na busog ang mga mata sa ganda ng kalikasan. After work po namin, dito na po kami dumiretso para po ma-unwind tsaka para na rin po ma-refresh po yung feelings namin. At tsaka ang ganda po kasi ng tanawin. It's so amazing because of the mountains, the roads. Maliban sa mga rider, ideal din ang lugar sa mga gustong mag-picnic at mag-early breakfast sa lugar, kasama ang buong kaanak. Kung picture naman ang trip, perfect ang bawat angulo na tiyak namang pang-profile pic. At sa mga pagod sa buhay sa syudad, escape to the real world o soul searching o moving on ang hanap ika nga, ang lugar na ito ang inyong right destiny. Ang may papayo ko lang po is ride safe at saka pray po before pumasok dito. Tsaka yung mga basura po itapon sa mga dapat pagtapunan. Final destination ang boundary sa kalapit na probinsya o ang marker ng kalanasan Apayaw. Samantalahin ang pagkakataon na masilayan ang ganda ng bayan ng Solsona. Kasabay ng kagandahan ng paligid, laging tatandaan sa bawat biyahe. Ride safe palagi. Claire Lacanilao, Balitang Amianan. Samantala, mapapanood niyo pong episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa mga pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati ng mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako si John Punsoy. Ako naman po si CJ Torida. Kami ang GMA Regional TV, Balitang Amianan. Maninilbihan ng buong puso para sa Pilipino.